Uy, Mon, nairaos na natin yung ating first season. Nakadalawampu't apat. 24 cases tayo. 24 na sumbong na i-feature natin sa loob ng 12 linggo. Yung naging pilot episode natin, kauna-unahan nating sumbong, yan yung mga OFW from Syria. Yung ginawa nilang alipin yung mga babae. Tapos sabi ko, kailangan nating action na ito. Kasi yung ambassador doon, pinabayaan sila. Si Ambassador, sino ba yung... La Madrid. Tatlong batches yan po yung ginawa ng pag-abang natin sa kanila. Yung unang batch, pangalawang batch. Maraming nagsimpatiya doon sa mga naawa doon sa mga OFW na yun. Na isa pong kaibigan sa Amerika, si Ninyo Lim, ay nagpadala ng 1 million pesos para sa kanila. Yun namang kaibigan mong si Deb Nani, nagpadala ng 20,000 pesos. Naalala mo pa yung dalawang lola, dalawang senior citizen. Sa Saudi. Yung napakatagal ng nagtrabaho pagkatapos si na COVID. Pinadala dito, hindi man lang binigyan ng pera. Pinabayaan ng employer. Tapos siya nagpunta sa iyo para pasalamat mo sa tulong na ng pera din niyo. Tulong na papauwi natin sa Philippines. Naambulan din yun ng... nakabahagi sila dun. Nakabahagi sila ron. Ito mga OFW, di ba? Yung isa pang nanay eh, si Tessa, may hawak ko yun mo eh. Yung anak niya, iniiwanan niya dun sa Saudi. Naalala mo tas, yung kuya. Tapos mag-isa, bata. Yung bata. Naalala mo kuya mo yung bata na pinagpasapasahan dun sa Saudi. Tapos dahil wala nang mag-aalaga sa kanya, pinauwi ngayon dito ng Philippine Embassy. Ang problema kuya mo, yung bata, walang kahit na anong identity. Walang birth certificate, walang ID, walang visa, walang passport na magsasabi na siya ay anak ni ganito, siya ay kamag-anak ni ganyan. So yung bata, napunta sa custody ngayon ng DSWD. And kiniklaim niya ngayon kay DSWD, ayaw ngayon ibigay ni DSWD. Correct. Kaya pumasok tayo dun sa eksena, Kuya Mon. At luckily naman, nagkasama na yung dalawa. At ang update dyan, Kuya Mon, good news. Kasi yung bata, di ba last time, naalala ko, Kuya Mon, pinaasikasan mo sa akin yung birth certificate kasi wala siyang ESA records. Ngayon, meron na pong birth certificate ng bata at nakakapag-aral na rin po ng high school dito sa Quezon City. Pinabinyagan mo na, pinabinyagan mo. Opo, na rin po siya, Muslim. Meron pa isa, natinulungan din natin yung nirape at nabuntis ng anak. At ngayon nga po, nakapanganak naman na siya. So yun nga din po, napunta dito sa ating tanggapan. Yung nga palang reaksyon ng mister niya, kahanga-anga, no? At isang magandang halimbawa po dito, Kuya Mon, yung kwento nga ni Ana Lee. Kaya babalikan po natin ngayon yung kanyang kwento at saka kung ano na po yung update doon sa kanyang mga inilapit sa atin. Magkano na lang ba ang sinasahod ng mga kasambahay? 5,000 hanggang 8,000 piso buwan-buwan. Kung mas mataas pa rito, pambihira na yun. Kaya tuwang-tuwa si Annalyn sa sweldong 15,000 pesos hanggang 17,000 pesos kada buwan bilang kasambahay sa Saudi noong 2018. Ngunit ang kapalit ng halagang iyon ay pagtitiis sa trabahong higit pa sa trabahong kalabaw. Ang kalabaw, may oras ng pahinga at pagkain. Si Annalyn hanggang madaling araw nagtatrabaho at maagang-maaga rin kung magsimula ng trabaho. Ipinahihiram pa siya ng amo sa mga kamag-anak para magtrabaho sa kani-kanilang bahay. Ngunit ang pinakamatindi, ilang beses siyang ginahasa ng kapatid ng kanyang amo. Ayun po, minsan pinilit mo na amo ako. Yung pinilipit po yung kamay ko, tapos ginanon niya ako dito. Gaano kalaking lalaki? Malaki po, matangkad, mga 6-footer po. Ginanon mo ako dito. Sa leeg? Oo. Tapos sinawakan ako sa kamay, tapos bila ko, hindi. Ngayon naglaban naman po ako, at kung naglaban ako, malakas po yun. Walang mapagsumbungan si Annalyn. Natakot din siyang magsalita dahil sa pangamba na baka siya ang lumabas na may kasalanan. Kung pag magsumbong daw ba ako sa police doon sa Saudi, ipapalabas na makukulong pa daw po ako. Tapos pagkatapos po ng tatlong araw, makukulong pa ng police. Hindi nagtagal, nabuntis si Annalyn. Teka, nung na-rape ka, anong na beses yan, paano na siya tumigil? Sabi ko, ako po ay lalaki. Buntis ako. Ah, sinabi mo na lalaki? Sinabi ko, buntis ako. Hindi ako pwede mo yung Pilipinas na ganito ako. Sinabi mo sa lalaki? Opo. Sinabi ko nga po sa kanya, sabi,
ilalaglag daw niya. Laglag. Sabi ko, bakit mo ilalaglag? Kasalanan ba ng bata ang kahayupan mo sa akin? Ano, dapat daw mamatay yung bata. Kaya hindi naman po ako kumahayo. Hanggang po sa pinersa po ako, ma'am. May nilagay po sa akin tatlong gamot sa puwerta ko. Tapos pinainom niya po akong pilit ng gamot. Eh, hindi ko po inalam yun. May inilagay daw na gamot sa kanyang puwerta. May ipinainom rin sa kanya. Hindi nalaglag ang bata kahit na bahagya siyang dinugo. Dumating ang panahong pinauuwi na si Annalyn sa Pilipinas. Buntis. Paano niya ipagtatapat sa mister na si Raymar ang kanyang sinapi? So, nung malapit na lang po siya na uwi, iba na po yung kanyang doors. Nakarunda mo, parang umiyak yan siya. Kung dagkat niya na uwi na mas maaga? Sabi ng amo ko, ano, ano, gawa daw ng pandemic. Sino natin sa isang airport? Yung amo ko po sa bahay, sa employer ko pa lang. Ayun nga, hindi mo sinabi pa rin? Habang nasa kotse kayo? Kasi po, pag sinabi ko daw po sa airport, huhulihin pa din daw ako ng pulis. Hindi ko kulong pa din daw ako. Hindi rin daw po ako makakauwi ng Pilipinas. Sa Pilipinas, inihanda ni Annalyn ang sarili sa pinakamasamang mangyayari. Inisip niya na baka hindi maniwala sa kanya si Raymar at magalit ito dahil buntis siya. Sa biyanan niyang babae siya unang nagtapat. Sabi ng biyanan mo, nagtapat ka na. Umiyak po yung biyanan ko. Hindi po siya nagalit sa akin. Ilo na ni Sumpad. Wala po narinig sa kanilang hindi ko tiyawag sa ang biyanan rin ang tumulong sa kanya para masabi sa asawa ang kanyang sitwasyon. Hindi siya pumikibo, pero parang sa pakiramdam ko, parang pakiramdam niya na alam niya na niya sabi kami hindi maganda. Normal po magalit. Kanino kayo nagalit? Sarili ko siya sa kanya. Magalit po sa kanya. Pero mas namibaba po sa akin. Awal pa lang. Kasi tumigal sa bata niya, hindi siya makaawal. Bandang huli, tinanggap ni Raymar ang kalagayan ng misis. Nangako siyang magiging ama ng batang dinadala ni Annalyn. Lutas ang mabigat na problema ni Annalyn. Nanganak siya at buo pa rin ang kanyang pamilya. Sa Bulacan, ang natagpuan naming pamilya ng bagong panganak na si Annalyn ay masaya. Ngunit talagang kapos sila. Siksikan sila sa maliit na bahay. Ang totoo, ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay ang nagtulak kay Annalyn para magtrabaho abroad. Nag-abot din kami ng kaunting regalo para sa bata. May tulong mula sa Ramon Tulfo Good Samaritan Foundation para makapagpatuloy sila sa kaunting pinagkakakitaan na pagtitinda ng isda. Nakipag-ugnayan din kami sa OWA at POEA. Inasistihan namin si Annalyn para makapagsampa ng kaso laban sa recruitment agency. Ano na pag-usapan niyo nung una? Sabi lang daw po sa kanya ni Sir Dave, sa salary lang. Mm-mm. Sabi ko, nagtumbong na ako kay Sir Dave. Na kinis ako nung amo ko lalaki, eh wala yung daw siyang alam. Mm-mm. Tapos sabi niya sa akin, bakit daw hindi ako nagsumbong sa kanila? Mm-mm. Tapos sabi ko, eh paano po ako magsusumbong? Eh tinatakot nga po ako. Sa unang pagharap ni na Annalyn noong July 13, ay binigyan siya ng papel ng OWA. Ipinalalagay sa kanya doon kung magkano ang halagang gusto niya. Halagang 500,000 pesos ang inilagay ni Annalyn. Umalma ang agency at sinabing 10,000 lamang ang kaya nilang ibigay. Dahil hindi nagkasundo sina Annalyn at ang agency, inirefer na ng OWA Region 3 ang kaso sa National Labor and Relations Commission. Hinihintay na lamang nila ang patawag sa magkabilang panig. Marami tayong kasong OFW, Kuya Mon. Pumapangalawa naman dyan ang reklamo sumbong laban sa mga pulis. Nako. Actually, talagang yung isumbong mo kay Tulfo mulat sa poll. From 1991, June 1991, pulis ang karamihan na sumbong. Sorry. Ngayon lang nang ibabaw na yung OFW. Pero nung araw, pulis. Kaya mo, di ba yun yung mag-asawa si Mang Eusebio at si Aling Susan? Oo. Nakamotor sila, tapos pauwi na sila sa inuupahan nila sa Quezon City, tapos nabundol sila ng police patrol. Ang pinakamasakit noon, hindi sila binabaan, hit and run. Nung nagkaharap-harap sila, hindi malang humingi ng sorry. Nagbibigay sa kanila ng offer para dun sa pagpapagamot, 10,000 pesos. 10,000 pesos ay bali yung braso. Ngayon ang update doon, Kuya Mon, nakatanggap na sila ng sabina galing sa Quezon City Prosecutor's Office para doon sa hearing nila sa criminal case. Sa administrative case naman, nasa Prosecution Division na ng Internal Affairs Service yung kanilang kaso. So,
So, ano, most probably, Kuya Mon, baka ipatawag na din po sila for hearing. So, para doon sa IAS. Tapos, isa pang mahilig gawin ng mga polis na yan, Kuya Mon, yung magtanim ay bibiro. Magtanim na ang tapang evidence. Yan ang gawain ng polis na maglandingan ka ng kwan ko. Tulad na lamang ng kaso ni Desa. Yes, Kuya Mon. Natandaan mo, Kuya Mon, may isa tayong inere na reklamo mula ito doon sa may Antipolo. Kasi itong isa, itong si Mark, pinlantahan ng pinlantahan siya ng baril ng mga pulis na nag-raid sa kanila. Ang update naman dyan, Kuya Mon, dapat supposedly bago mag-lockdown, na-issuehan na yan ng resolusyon. Kaya lang, hindi natuloy dahil na nag-lockdown. So hopefully, Kuya Mon, after siguro mga 1 month or after some weeks after today, makakuha na tayo ng kopya. Maibaba na yung resolusyon. Mapawalang sala na yung payment natin. Good. Maybe i-follow up mo yan, ha? Yes po. Yan ang isa pa, Dresa, yung binaril. Tapos yung mga tao, hindi na sa presinto na pupunta. Sa presinto, Tulfo na pumupunta para may tulong. Totoo. Yun nga eh. Naalala ko, Kuya, yung sinabi ni Catherine, yung kapatid nga nitong nabiktima ni Catalan, yung pulis na namaril, sabi niya, paano na lang, ma'am, kung walang Tulfo, sana lang kami lalapit. Diba? Kaya dahil dyan, Kuya Mon, magandang balikan natin yung sumbong niya. Noong May 10, 2021, alas 5 ng umaga, binaril ni Police Chief Master Sergeant Jefferson Catalan ng Caloocan City PNP si Mark Batoriano sa Barangay 28, Galgana, Kapanalig Street, Caloocan City. Bibili lang ng kape at tinapay si Mark nang madaanan ng lasing na pulis. Itinutok ng pulis ang baril sa ulo ng binata, kinalabit ang gatilyo. Ang videong ito ay aktwal na kuha ng kapatid ng biktima na si Catherine Batoriano nang sila ay sumugod sa pinangyarihan ng krimen. Tulad ng ibang kaso ng patay ng mga pulis, umalis ang iskalawag na parang walang nangyari. Iniwan si Mark, nakahandusay at naghihingalo. Ang salarin ay nadakip ng kapwa pulis mula sa Tuna Police Station. Agad itong na-inquest sa kasong murder. Si Kuya Mon mismo ang bumisita sa lugar upang mag-imbestiga. Ayon kay Catherine, walang alita ng dalawa. Kaya hindi maisip ng pamilya kung paanong nauwi sa pagpatay ang simpleng pagbili lang sana ng almusal ni Mark. Kinausap ni Kuya Mon ang pamilya ni Catalan. As expected, dinepensahan ng pamilya ang pulis. Masamang tao raw si Mark. Maraming record ng paglabag sa batas. Samantala, ang kanilang kapamilyang akusado ay mabuting pulis. Hindi totoo ang sinasabi ng pamilya ng pulis, sabi naman ni Catherine. Bumisita si Kuya Mon sa barangay hall upang alamin ang mga bagay-bagay. Totoo ngang may mga kaso ang biktima. Pagbabanta, paglabag sa ECQ protocols, pagsusugal, petty crimes kung tutuusin. Tinawagan ni Kuya Mon si PNP Chief Guillermo Eliazar. Hindi po, malamang wala po sino pangalan at may pinigahan natin yan kung sabi po mga chief police. Kasi kung may mga ganyan kaso, lalo kung murder case at may mga pangalan sa pangalan. Aggravating circumstance yung sa droga Isang buwan nang ma-feature natin ang kasong ito, marami ng developments. Samantala, may progreso na rin ang kasong administratibo laban kay Police Officer Catalan. Tapos na ang summary hearing ng admin case sa Internal Affairs Service ng Northern Police District. Dismissal from service, ang rekomendasyon ni Attorney Kadag. Inaantay na lamang ang huling review ng NCRPO sa rekomendasyon. Gayun din ang paglagda ni General Danao bilang District Director. Samantala, may ipinagtapat si Sozima, ina ng biktimang si Mark. Inalok sila ng pamilya ng pulis ng 200,000 pesos kapalit ng pag-atras nila sa habla. Yung magulang po, nakikiusap po na mag-arreglo. Ngayon po, hindi naman ako pumapayag. Sabi po, kasi nung barangay captain namin, pwede naman daw pumayag na ako dahil hindi naman mabubuhay na yung anak ko, patay na. Sabi ko, kung sa inyo po yan nangyari, hindi nyo magagawa na
kasi nasaktan po ako eh. Tanggap ko na pero mahirap pang kalimutan, sabi ko. The dead cannot cry out for justice. It is the duty of the living to do so for them. Ganoon ang obligasyon ng mga namamatayan sa mga mahal nilang biktima ng injustisya. Magbabalik po kami matapos ang ilang patalastas. Pulis pa ka mo, Kuya Mon. Ito, meron pa. Ito yung galit na galit ka dito sa kasong ito eh. Yung tungkol dun sa planting niya, tsaka yung nag-shopping, yung mga pulis. Yung mag-raid, yes. Tapos kung anong makikita nila, kinukuha nila, binubulsan nila. Guess what, Kuya Mon? Kawain ang maraming pulis yan. Guess what, Kuya Mon? Ang sangkot pa rin dyan, pulis kalookan ka din. Masisipa ka, no? Sobrang sinimbal. At saka, they were operating out of their jurisdiction. Yes. Sa antipolo sila nag-raid, eh. Kalookan sila. Naalala ko, Kuya Mon, sinulat mo yan. Ibig sabihin yan kasi may mga pulis kasi nagdodroga eh. At mas maganda dyan, Kuya Mon, ulit, balikan natin yung buong detalye ng sumbong mo. Tourist spot at pilgrimage ang Antipolo. Noong May 6, 2021, isang pangkat ng mga pulis Caloocan ang nagpunta sa Antipolo, hindi para mamasyal o magsimba, kundi para mag-shopping. Ang shopping center na dinayo nila ay ang bahay ng mag-amang Erwin Wines at Ruel Wines. According to the police, nauna na raw nilang inaresto ang isang Jay Castro na agad na nagturo ng 5 kalalakihan kabilang si Erwin Wines. Kasi parang nagawa po ni Jay Castro, parang nagturo po siya kasi baka daw pakawalan siya or palit ulo in short, parang ganun. Kaya ni-raid nila ang bahay sa Antipolo at nadakip sila Erwin at Ruel, isang OFW na nagbabakasyon lamang sa Pilipinas. Tinadyakan si Erwin, narinig ko pa nga yung pagkasigaw niya eh. Tapos sabi po nung tatay niya, huwag naman po kayong manakit kasi nakikipag-usap ng maayos yung anak ko. Ako po yung tatay ng pakay niyo. Eh, siguro kasapot ka din kasi kinukonsinti ka, parang ginanan po. Then, hinatak na po siya papasok sa loob. Matapos posasan si Ruel at Erwin Wines ay isa-isa nang dinampot ng mga pulis ang magustuhan nila sa bahay. Dito po ako pinaupo ng mga pulis, tapos po pinapalingon din po nila ako kasi para hindi ko po makita na tinatangay po nila yung mga gamit. Paano pinapalingon? Cellphone po namin. Tapos kinuha din po yung mga power bank. Kaya hanggang ngayon po hindi pa po tumayos ayos kasi grabe po, binaliktad nila yung bahay namin. Ayun po yung natira lang sa work from home namin na prisima mo. Isa na lang po, kinuha po nila 2 CPU, isang monitor. Maging ang kanilang bagong sasakyan ay tinangay din ng mga operatiba at ginamit kung saan-saan. Ikinulong ang mag-ama sa custodial facility sa Caloocan PNP. Ang nagpatulpo po kami, pinapahirapan po sila sa loob, sir. Si Erwin ko pinapasampa po siya sa selda, mga more than 1 hour, isang oras. Ayan, nang nagreklamo sa amin ngayon, eh, pinahihirapan daw yung kamag-anak nila. Hindi sila nakakausap, pinagbawalan na po silang nakitawag. Tapos sabi po ng pinapatulpo-tulpo pa daw kami. Matapos magpabalik-balik si Nor Hanifa sa Caloocan Police, na-recover nila ang kotse na kinahoy ng mga pulis. Nakipag-ugnayan tayo kay General Guillermo Eleazar. Agad na isampa ang kasong administratibo laban sa mga pulis. Matapos ang mahigit isang buwan mula nang mai-ere natin ang sumbong na ito, narito po ang updates. Nailipat na sa Antipolo Police Station si Erwin. Ang amang si Ruel Wines naman ay kasalukuyang naka-quarantine dahil sa COVID, ngunit nakatakdaring ilipat sa Antipolo oras na magnegatibo. Nang kumustahin namin kay General Galvan ang kasong administratibo, narito ang kanyang naging sagot. Samantala, nakatakdang dinggin ang isinampa ng mga pulis na criminal case sa mag-amang Wines sa September 7, 2021. Kuya Mon, naalala mo yung isang kaso natin sa Cavite, ang lumapit sa atin yung mag-asawang Florentino at Presi? 7 taong gulang na bata, binaba pa po namin yung bangin para malaman namin kung saan natagpuan ang patay ng kanilang anak. Ito po ay walang suot pang ibaba. So nakulangan sila doon sa ginawang investigasyon nitong Carmona Cavite Police Station. Kaya po dinala natin ang kaso ngayon sa NBI-DID. At ngayon po ongoing po ang pag-iimbestiga ng NBI. Wala silang nakita. Walang nakuhang ebidensya. Ang magulang ngayon, shorts. Ang balik sa doon sa scene of the crime, sila pa ang naka-discovery ng panty ng bata, yung shorts ng bata. Pero dahil pulis sila, dapat po maimbestigahan. Sana yung sayang kung
Nababasa na yun kaagad, baka may nakuha pang additional evidence. Ngayon po ay masusi investigasyon ang ginagawa ng NBI. Iniisa-isa po nila dahil ayon din po sa nakausap kong NBI agent na may hawak nitong kaso. Kailangan po nilang makumpleto yung ebidensya para pumasa sa prosecutor's office. Okay. Oh. Yun kasi yung problema talaga kuya mo sa mga pulis eh. Bukod sa tamad, minsan naman nasosobrahan ng pagkabibo. Bibong-bibo naman. Sala sa lamig, sala sa init. Malaya nitong, alam mo kuya mo yung case ni Rosaline, tsaka ni Alexa. Yung 2019 pa natin na kaso. Oh yes, oo. Oh. Di ba pinuntahan natin yun sa Pasay? Correct. Ngayon, si Rosaline, kinasuha ng mga police, di ba, ng obstruction of justice. Oh. Kasi may nag-raid dun sa lugar nila, so Mildred Street. Tapos sila ay nangungupahan doon sa third floor. Di ba? Uh-huh. Alala mo yung inakyat natin. Napakahirap po. Kailangan kumapit ka. Pwede mahuhulog ka eh. Daan pa punta. Relax ka lang, kuya. Meron tayong update dyan. At babalikan natin yan para sa mga manonood natin. Okay, sige. July 31, 2021, nang itampok natin ang reklamo ng mag-inang Alexa at Rosaline laban sa mga pulis ng Pasay City. Ano na ang nangyari sa kasong obstruction of justice na isinampa ng Drug Enforcement Unit ng Pasay Police Station kay Rosaline? Pero bago yan, narito muna ang quick review sa pangyayari. June 2019, nang una naming i-broadcast sa radyo ang reklamo ni Alexa para sa kanyang inang nakakulong sa Pasay City Jail. Nadamay sila nang magkaroon ng raid ang Drug Enforcement Unit ng Pasay Police sa Humildad Street, Barangay 14, Pasay City noong June 13, 2019. Nagtakbuhan kasi ang mga subject ng raid sa third floor ng tenement building kung saan umuupa ng maliit na kwarto ang mag-inang Rosaline at Alexa. Matapos tutukan ng baril, pinalughog ang kanilang kwarto at tinangay ang inipong pera ni Rosaline para sa pang-opera ni Alexa, pati na ang ilang gamit na paninda. Ipinosa si Rosaline at isinama ng mga pulis. Ang dahilan? Kung hindi binuksan yung pinto, takot na takot lang naman ko kasi rin kami nini. Pinagbintangan si Rosaline na siya ang nagsara ng gate sa third floor ng inuupahang kwarto. Ako, hindi na kuha. Tama, tigan. Paano na masasara niya? Paano niya po hinaharan? Hindi nga po lang. Hindi lang nga po kasi kami nini. Pinalalabas ng pulis, ng mga pulis. Siya ang nagsarado. Siya ang nagsarado. Kaya, ako nakikita ko, hindi pwede. Mabilis naman tumugon ang Nooy Hepe ng Pasay City Police Station na si Colonel Bernard Young sa hiling ni Kuya Mon sa ngalan ng mag-ina. Ilang araw matapos naming maitampok ang sumbong ni Alexa, pansamantalang pinalaya si Rosaline na ibalik din ang kanyang pera. Pero nitong June 2021, 2 years after, muli siyang nagbalik sa aming tanggapan. So nagharap lang kami isang beses, tapos sunod nun, holiday, Pasay day, tapos naging bagyong tisoy, hindi na, wala nang pagkaharap na nangyari pa. Hindi pa nadidismiss ang kaso laban kay Rosaline. Naka-archive ito, may standing arrest warrant sa kanya at kailangan na naman niyang magpiansa ng 36,500 pesos. Muli, nakipag-ugnayan si Kuya Mon kay Colonel Young na ngayon ay hepe na ng directorial staff ng Southern Police District ng NCR. Coordinate na sa ano na mapadismiss na yan. Yun, sige. Yung napag-usapan natin ko, sir. No? Okay, maraming salamat po, Colonel. Sige po, sir. No problem. Okay, sige, no problem. Bye-bye. Ang update, nakausap na natin si Attorney Mary Elizabeth Puti ng Public Attorney's Office ng Pasay City. Kasi gagawin ko ng motion yan to lift the warrant of arrest. Mm-hmm. I-reinstate yung cash bond niya. Kung na-forfeit man, then automatic yun eh. May warrant of arrest. So, ano, forfeited na yung cash bond niya. Kailangan niyang pumunta sa akin agad as soon as possible kasi baka mahuli na yan. Natanggap na rin ng MTC Branch 45 ang omnibus motion ng Powell lawyer ni Rosaline. Nakaset sana sila ng hearing nitong August 6. Kaso, nakansela dahil nag-lockdown na naman. Sa kabilang banda, ang hiling ni Rosaline na bagong simula para sa kanilang mag-ina ay unti-unti nang natutupad. Sinamahan namin sina Rosaline at Alexa sa unang araw ng paglipat nila sa bagong uupahang kwarto. May kurot sa puso kasi itong Pasay naging parte ng buhay ko itong makapang panahon. Nahangad ko po talagang mapalipat, magsimula ulit. Tapos makasama ko rin yung anak ko. Masaya po na malungkot. Ganun po. Ayan po. Pero masaya kasi bagong simula. Yes, ma'am, nagdarasal ako, ma'am, ilang araw pa lang po.
Pero sa na ako araw-gabi na gabayan na lang ako ng Panginoon sa bagong buhay ko. Sagot ng isang Good Samaritan ang 6 months ng kanilang renta. Ito ka kaya, Rosalyn, tsaka Alexa. Ito na yung bago nyo, lilipatan. Masaya-masaya ako, ma'am, kasi at least safe na dito yung kami. Pangalo ko. Safe na po kami rito. Mag-alala na yung anak ko. Masaya ka ba? Masaya-masaya na po kami. Masaya po kami, ma'am, kasi maayos to eh. Kesa nagtira ka namin doon, ma'am. Sir, ma'am. Tapos puso po ako nagpapasalamat sa'yo. Kasi ito na yung unang-una yung pangarap ko na maayos na ako sa Pasay. Pinanggalingan ko doon. Maraming salamat, sir. Gagawin ko po lahat para hindi ko kayo... na hindi kayo magsisi. Sana tanilungan niyo kami mag-ina sa bagong simula na ito. Sana rin ay tuluyan nang madismiss ang kaso laban kay Rosalyn nang makabalik na sila sa tahimik na pamumuhay. Ayan, takbuhan din tayo, Kuya Mon, yung mga sumbong ng mga pangahalay para yung biktima dumudulog sa atin ng sexual assault, yung mga statutory rape, mga incest rape. Incest rape. Yung nakakagalit. Yung mga kamag-anak ang nire-rape nila, yung nadugo nila. Isa dun sa mga rape na na-handle natin eh. Ito yung isa sa Jose Batangas. Ito naman po ay yung tungkol sa kapitbahay niya. Yung kina Alan Hernandez, ito yung taga Batangas na inasistehan din ng IMK Pilipat. Pinuntahan namin yung bahay ni Mang Alan. Dahil ang nire-reklamo nilang kapitbahay na muntik nang gahasain ang kanyang anak, isang kilometro ang layo. Nilakad namin yun. Kaya iniisipin mo, Kuya Mona, kung wala kang balak, bakit ka makakarating doon? Isang kilometro layo, lalakarin mo? Kasi sobrang ang lalayo ng mga bahay. So, pinuntahan po namin yun. Ngayon naman po ay inaasistehan din po ito ng IMK TV pa. Meron na rin po tayong inassign doon na abogado na kung sakali po may itatanong po ito si Mang Alan tungkol sa kaso at laban din po doon sa reklamo niya sa police. Police. Ng San Jose ito yung nagreklamo sila ng binulog nila. Sa women's desk ng San Jose Batangas, di ba? Police station. Eh, sinupla sila ng babae na police. Yes po. Ngayon po ay kinunan po ng statement na itong sina Mang Alan. Ang umasiste po ay mismo pong police director ng Batangas PPO, si Colonel Glicerio Cancilao. Correct. So nakapile na po yun doon, yung dinidinig po yun doon, pati yung criminal case po ay dinidinig na rin po. Ayun, no. Para sana silbing aral yan sa mga pulis na hindi dapat nilang sinusupla o kaya... Minumura. Ito yung isa sa sinasabi mo, Kuya Mo. Ito yung OFW yung nanay. Yes, Kuya Mo. Ang nagsumbong sa atin, Kuya Mo, yung nanay niya na nasa Saudi. Ito nga, Kuya Mo, yung typical na problema ng mga nanay na nag-aabroad. Naiiwan yung mga anak nila dito sa Pilipinas. Sa mga kamag-anak. Hindi nila alam. Yung mga kamag-anak nila may lahing hayop. Pala na dinadaling yung mga anak nila. Yung bata is ni-rape, paulit-ulit na minolestya at pinagsamantalahan ng kiuli niya mismo. Yung kapatid ng kanyang tatay. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang isubong mo kay Tulfo at tapos ang ilang patalastas. Kadalasan po yung, di ba, ang pag-rape nagsusumbong sa atin, babae. O, ngayon meron tayo lalaki ang nagsumbong, ni-rape daw siya. Di ba, Kuya, manakausap mo pa yung nire-reklamo, si Dennis. Si Dennis. Na pinabulaan na, itinatanggi nga niya yung mga akusasyon ni Peter. Nalala ko, Kuya Mon, yung term niya, sabi niya, natukso lang ako. Mapanukso. Ito nga, Kuya Mon, yung isa sa mga klase ng kaso na kinaiinsan natin, di ba? Yung matapos mong latagan lahat ng klase ng aksyon, tulungan, alalayan, tsaka magbaback out. Alam namin ni Alin niya, matagal na si Alin. Literal na si Alin sa akin eh. Matagal na si Alin. So, isumbo ko kay Tulfo. Ang dami na natin niya ang ganung kaso. Na magbaback out, eh, we're left hanging in the air. Pero hawak-hawak natin niya, holding the bag, we're left holding the bag. Yes. Tapos hindi man lang sabihin na, wala na, hindi na ako interesado. Pag pinapalo up natin, tayo na papahiya. Yeah, okay lang. Magkasyon, karoon ng kasyon doon eh. Kasyon doon. Sige lang, di ba, Alec?
Basta ang importante diyan ay nakatulong tayo. Ginawa natin Kuya Mon yung dapat natin gawin. Yes, correcto. Doon naman tayo dumako sa mga scam. Napakarami niya. Yan ang uso ngayon. Iba't ibang may gimmick na naiisip nila. Ano yung parang magka-pera dahil nasa yung pandemya kasi. Iba yung kay Indesa, ayaw din din magpa, yung matras na. Yung alala mo yung dalawang seafarers, si Conrado at si Oliver, yung nag-apply sila sa Global Maritime Manila Incorporated. Tapos nagbayad sila ng isa 80,000, isa naman 40,000. Pangako sa kanila, makakaalis sila agad. Tapos di naman sila napaalis. Ito yung nagsaulian sa Apo, harap ko? Yung harap sa atin yung kanilang agent, yung nag-record sa kanila si Melanie Miguel Felipe. Nabalik naman yung pera. Kaya lang, hindi buo. Kasi di ba nga po, ang sabi ni Admin Olalia ng DOEA, dapat wala pala talagang babayaran at all. Ang babayaran lang mga document, birth certificate nila, NBI, for documents lang po. Pero yung sa training, tsaka yung sa ano-ano pang mga sinili sa kanila para sa visa, dapat pala wala talaga. Mula nung nabalik yung pera, pag tinatawagan ko, tinatanong ko, kamusta, nagpapagtay na ba kayo sa DOEA, sa Legal Assistance Division? Walang reply. Eh kasi nagsauli lang yung pera. Malaki-laki din yung nasauli sa kanila. O hindi buo. Hindi buo, pero malaki din po. Okay, sige. Anyway, kung wala tayo, hindi may bumalik yung pera nila. Kuya Mon, yung mga aspiring OFWs sa Korea na pinangakuan ng halos 100,000 won, Kuya Mon, bilang farmer. Nagbayad sila ng katakot-takot na halaga, 70, may nagbayad ng 80, may nagbayad ng 160,000. Ang ending, Kuya Mon, ayun, lumipad din yung sunstay sa malayong lugar na hindi na nila mahagilap. Kasi naman, itong mga nagreklamo sa atin, hindi direct hire ang gusto nila. Wala, hindi nila pinadadaan sa hindi doon sa sa POEA. Totoo. Oo, sa Philippine Overseas Employment Administration. Yes, oo. Kaya hindi sila protektado. Pwede naman doon po yung sa POEA, magche-check ka doon ng list of agencies accredited. Duminsan nga, sinisisi ko itong mga nagre-reklamo. Dahil pwede naman silang pumunta sa POEA. O kaya pwede lang i-check naman. Bakit hindi lang kina-check, di ba? Oo. Nang siya mito. Yung iba kasi sa K-pop. Yung mga estafador, di ba? Mm-hmm. Mga special talent sila. Magaling sila dyan sa... Nakaka-hypnotize nga daw yun po yung nakasuhan naman na yung mga recruiters ng Sunstay, including yung owner. Ngayon, nahuli na yung ilang miyembro ng Sunstay. Parang ang naka-at-large na lang ngayon is si Kati Ko. Yun na lang po ang minanap. Isa pang scam naman, yung mga negosyo, di ba? Pyramid scam na keso mag-invest ka ng 40,000 after 1 year, lulobo yung pera mo ng 1 million. Yan ang sinasabi ko, di ba? Walang ganun eh. May kasabihan na when it's too good to be true, it is not true. Yun. At yung nilapit nga nila yan sa atin, Kuya Mon, di ba, agad-agad pinasamahin sila sa atin sa National Bureau of Investigation of Cybercrime. Ngayon, Kuya Mon, nakapag-file naman sila doon. Nung nakaraan, pinadalhan na ng Cybercrime Division ng NBI ng summon and demand letter yung Masa Mark para mag-report sa kanila, magkaroon ng conference doon sa NBI. Yung star pay mo naman, ganun din. Ngayon naman, yung mga complainants, hindi sila nakapag-comply sa hinihingi sa kanila ng NBI. Inaasikaso naman po after ng siguro pagka lumuwag-luwag na, makapagsampa po yung iba. Doon po kasi ipinapasok ng DSWD yung ayuda nila. Ngayon, may mga scammer na nakaabang na kapag ikaw ay nag-comment sa StarPay account, ayun, nakukuha na kanilang 16,000. Isipin natin ang sitwasyon ni na Glory Fe at Junel. Si Glory Fe ay nabulag at age 3 dahil siya ay nagkatikdas. Leading to her blindness, kung may kaya sila, pwedeng nagawa ng paraan. Nalulungkot ako noon. Bata pa lang ako, may depression na ako kasi nagagawa nila yung hindi ko magagawa. Parang nakikipaglaro ako, iba ako sa kanila. Bulag na nga, naulila pa. Kailangang ampunin ng kamag-anak how she endured
Si Junel naman, kahit mahirap, na-enjoy naman ang daigdig hanggang age 33 nang siya ay holdapin, barilin at mabulag. Biglang-bigla, blackout, wala siyang nakikita kundi ang kislap ng alitaktak. Sana hindi na po ako nabuhay, sana hindi na po ako mabuhay, sana ginawa na lang ako ng tuluyan ng Panginoon. Ganon yung po yung sabi ko. Sana kasi kaysa naman sa dalasin ko yung ganitong wala na akong mata, wala na akong silbi, pakaramdam ko wala na, inutil na ako, wala na akong ano sa mundo. Parang nag-attempt din akong mag-suicide, ganon po, yun po yung mga pumapasok sa isip ko. Junel, not unlike Glorife, endured. Eh tayo pa kaya na hindi naman bulag? Gaya ninyo, limitado ang aming kakayanan. Pero kumikilos kami sa abot na aming makakaya. Sa pagdinig sa inyong mga sumbong, we try to assist the best we could. Hanggang sa muli, ako po si Ramon Tulfo. Ito ang totoo, ang orihinal na sumbungan ng bayan. Daghang salamat o mabuhay.